Yun, good morning ulit sa inyo mga tropang gising. Ito na po yung ating Alliance versus Espada. Alliance with a plus one advantage, nanalo lang kanina. So, 2-0 na ngayon. Isang kembot na lang o isang win na lang para sa Alliance. Para sila yung papasok sa ating EU qualifiers. So, Espada, para sila makabawi ha, they need to win 3 consecutive straight games. At pick na ngayon dito ah. Pick na ngayon ng Alliance guys. It is Chen ulit and then Ember Spirit ang next nila na hero. While sa Espada, Tiny at saka Crystal Maiden. Good morning ko sa inyo ah. Good morning ko sa inyo dyan. Sa mga kaka-tune in lang, marami pa rin nanonood ah. Actually, kahit ganitong oras. At hello sa iyo, Eating Sugar, no papa. Eric, meron pa. Meron pa after nito. NA tayo after. NA tayo. NA qualifier, so yung ikakas natin na pagkatapos nito. Nobody but you. Hello po sa'yo. At naalala ko yung kanta mo. Sasamahan ka namin, kuya. Uy, maraming salamat, Great One. And I like your name, ah. Great One. Kumusta na si number 2 and number 3? Ah, Great lang pala. Ah, Great One nga. So, tapos na ba yung C qualifiers? Parsival 23. Nako, yung C qualifiers, kanina pa yun. Kanina pa yun. Kanina pa yung mga merienda time. Alas stress ng hapon. Oh, panalo nga pala yung... ha? Panalo yung TNC sa ating C qualifiers. At maganda yung performance nila. Yan. Sa mga hindi pa pala hindi nakahabol ng ating matches, lalong-lalo na yung sa C, pumunta ho kayo sa YouTube, okay? Kung ano yung pangalan namin dito sa Tamago na platform, Lupon WXC, hanapin nyo rin do po mga sir sa YouTube, Lupon WXC, nandoon yung replay. Makikita nyo ho yan. Wag ho kayo mag-alala at pupunta lang ho kayo doon, ina-upload agad ng aming mga back-end, yung technical director, yung mga matches dito, syempre. I-search mo lang. Search mo lang. TNC versus Tigers. Yung sa ating ESL. Sasamahan ka namin hanggang sa dulo. Naku, sana ganun din sinabi niya sa akin eh. So, anong kalaban ng NA mamaya? Ano ba yung matches mamaya, Paul? Ha? Pain X and then Complexity daw. Shoutout nga pala si Kuya Nick. Gising din hanggang ngayon. Yan, si Kuya Nick, si Eric, and then si Paul Morningstar. And then ako, yung makakasama nyo dito. Nag-start yung Pain... Ah? Nag-start na din? Yung Pain X and J-Storm? First game. Mm-hmm. Aha. Goodell, hello po sa'yo. Oh, you know. You know si Goodell, oh. Ba't di mo nalang ginawang Google yung name? Biro lang. Oy, Alliance. Na-pick out nila dito. Winter Wyvern, Chen as the support. Then, sa side naman ng Espada, guys, ah. Dalawang range din ang naging support. Malambot na mga range but then malakas sa kanilang spamming skills. Lalong-lalo na itong Dark Willow. Goodell nga. Sabi ko Goodell. Hindi good day ang sinabi ko. Kakagising mo lang pala Parsival. I see. Fourth pick ng Espada, guys. Tingnan natin kung anong magiging offlane at saka magiging midlaner nila. Si BZZ kasi kanina, yung tiny niya sa safe lane, hindi masyadong naging effective. Ngayon, ganun pa rin ba? At Kungka versus Ember ang maglalaban dito sa mid lane. Alliance, pwede ho nilang i-switch yung Ember sa safe lane or pwede pa silang kumuha ng hero dito na pantapat sa Kungka. Marami pang options. Hindi pa natin masasabi talaga na ganito yung ano. Yung marami pang time. Malalaman din natin yan. Boss Chan, dance ka na naman. Bigyan mo ko ng isang arcana. Sasayo ko, promise. Oh. Die.ph. Isang arcana. Sasayo ko. Uy, Monkey King. So, I'm guessing this will be Ember Spirit na magiging safe lane. Pwede ho nilang gawing Monkey King yung sa mid lane, ha? Anong arcana gusto ko? Kahit ano. Huwag lang tekis. Demanding, no?
At Monkey King, pwedeng itapat dito sa kung ka trade link ko. Humingi na ng trade link, oh. Seryoso din siya, oh. Seryoso ba yan? Tingnan ko, ah. Bibigay ko trade link ko, ah. Pwede mo magbigay dito? Tamago? Wait lang. Tamag... Aha. Trade link. Tangina. Mapapasayo tayo nito, ah. Ah, tinanong lang pala, eh. Tinanong lang pala yung trade link, eh. Thank you for wasting my time 1 minute of my life. Hindi, biro lang. Pero okay lang yun, di ba? At least nandito kayo. Gising pa rin tayo. Ano po yung... ano po yung MRT sa Tamago? Ha? Huh? What? Mm. So, fourth pick ng... fifth pick, I mean, ng Alliance. Kulang pa ho sila ng offlaner. Offlaner talaga. Hey, Shan. Shoutout sa GF kong niloloko ako. Hayop siya. Kawawa ka naman, pare. Tara, shot. Oh, sabi ni Paul Morningstar, hanap agad ng iba. Nako. Akala nila ganun kadali maghanap ng babae, no? Iba kasi tayong mga loyal, di ba? Iba kasi tayong mga loyal, eh. Yet, the loyal ones remain single after the breakup. And then, alam niyo naman yung cheater, sila yung nagkakapalit agad pagkatapos ng breakup. Yan yung, hindi ako wala. Biro lang yun, ha? Nababasa ko lang yun. Ginamit ka lang, tol. Sabi ni Huawei. Ganun talaga, eh. Daming, at, ayun, mag-ho kayo maging marupok kasi yun yung masakit. Kabahan ka na, Papa Jackson. Papa Sean is coming. Ito na po, kompleto na po yung picks ngayon. Espada, last pick nila, Morphling. While Alliance, ah, Mirana for Koifa. Boxy and Mickey, Ember Spear. Ay, naku, ano ba to? Mhm. Ginamit lang yung katawan mo, pre. Random question, saan may murang gaming chair? Sa Gilmore, pre. Oh, sa Gilmore daw sabi ni Kuya Nick. PC options and Gilmore sabi ni Kuya Nick. Oh, 7,000 lang daw. Mahal na yun para sa akin. At ayun, paano pa mga tanong nyo? Sayang aha. Aha. Hindi niyo na ako ma-jejebate diyan. Monoblock. Monoblock na lang daw 30 pesos. Kuya, paano ginagawa yung Steam wallet po, kuya? Tanungin mo yung si Steam kasi sila yung gumagawa ng Steam wallet. Alliance ngayon, ha? Alliance ngayon. Nanginis nila ako kasi mga paratis magising yung mga ano natin dito nanonood. Walang iya ka siya. May Marikina, may murang Steam wallet. Data Blitz, ayan. Kuya Sean, ba't ang tubig umiinit at ang pagkain lumalamig? sabi ni Eric, parang pag-ibig niya lang daw. Kasi yung mainit daw. Ewan ko, ano ba yung mga katanungan nyo? Sa Payamaya, 1:1 daw yung Steam wallet. Sabi ni, eating sugar, no papa. Telling lies, no papa. Sex or chocolate? Oh, tayo. Pero, eto na po yung ating third game ngayon na papakilala ko na yung mga heroes and players. Sa side ng Alliance, it is Insania on the Winter Wyvern, Koifa on the Mirana, Mickey, Ember Spirit, Boxy dito sa Monkey King. Monkey King na mid lane to versus tong Kunkka, Taiga on the Chen. Sa side ng Espada, guys, it is Misha dito sa Crystal Maiden, BCZ sa Tiny, I Love to Win, ILTW sa Morphling, Nyx dito sa Kunkka, and si Immersion Ho sa Dark Willow. Ayan na mga, chill lang tayo ah. Ayan, any katanungan dyan? Kasi gising pa, halos kami lahat dito, para magising tayong lahat. Boss Sean, magsasawa po ba si Queen of Pain
at si Wraith King. Ha? Mag-asawa? Hindi. Kasi tinanong ko yung status nila sa Facebook, hindi sila official eh. Ang kabit siguro. Sabi ni Queen Ika. Kaya mo bang magmahal pero di ka nagmamahal? Ah, hindi ko alam eh. Siguro kaya mo, siguro waway, landi lang yan. Uy, bottom line, nagkakalandian dito. Si Mickey, hinaharas siya dito ni Immersion. Naging passive since yung Chen dito, wala pa siyang firepower. Yan lang, nako. Kitang-kita ka dito yung movement ng espada sa bottom lane. Saan next gaming hub nyo papasyan? Gaming hub or studio you mean? Wala pa, hindi pa finalist lahat. Abang-abang lang ko kayo sa mga announcements nila, Kuya Nick. Ayan. Titan gel or styling gel? Di ba yung Titan gel sa buhok yan? Nagpapahaba yan ng buhok. Ayan. Mas maganda Titan gel kung gusto nyo magpahaba ng buhok agad. Uy, bottom lane. Grabe yung advancement dito ng Tiny Jack Crystal Maiden. Handang-handa sila makipagbakbakan. Pero si Mickey, naku, makakancel ba itong teleport? Hindi. No way to cancel the teleport. So, swap. Hindi sila nag-swap ng lane. Naka-wasted. Iwi-waste kita ngayon. Bramble Maze, iiwasan ni Taiga. Teleport ng Chen dito sa baba. Maiiwasan yung harassment nitong dalawang support. Then, naka-advance. Very costly ha for the side of Alliance. Dalawang teleport ang nakumit agad para lang maka-experience agad sila sa lane. Yan. So, top lane matchup. Mirana and Winter Wyvern versus Dark Willow and Morphling. Kinakailangan lang ho dito ng Winter Wyvern and Mirana ng level para makabawi sa top. So, bottom lane, lamang lang ho dito yung espada sa bottom lane. Kasi yung Chen, wala pa siyang nakuhang mga atabs. So, maiiwanan at maiiwanan talaga itong Ember Spirit. So, free farm for Tiny. And then, pag lumapit dito sa Crystal Maiden, pwede ho sila mag-spam ng Crystal Nova. Yan ho yung ginagawa dito ni Misha. Avalanche na commit na rin, BZZ. Yan siyang puno dito at pwedeng umatras. And then, sa mid lane matchup mo mga tropa ha, Monkey King and then Kunkka. Yan, ang lalamang talaga dito, Monkey King. Nako, 2 lanes advantage para sa side ng Alliance. Sa top lane and then sa mid lane. Yan o, napapa-atras talaga yung Kunkka eh. Bakit wala pong Fnatic sa C? Wala sila. Finish na. Uy, ayan po yung torrent. Oo, marami silang ibang schedule daw. Ayan. Parang si Paul Morningstar, marami siyang schedule. Napaparating. Hindi parang si Eric hindi kaya ipagsabay. Ayan, yung mga schedule na binibigay niya sa amin. At bottom lane ito. Yung Chen, ano, kapag rotate ho yung Chen. Then, nasa neutral area, bursting down etong si Mickey. Flame Guard mag-expire agad, pero ma-first blood. At Morphling, kapalit lang yung Winter Wyvern, magbe-benefit pa rin yan sa side ng Alliance. Kasi core hero yung namatay. And Koifa, steady G lang yung Mirana dito sa top. Yan po yung Mirana Arrow, yung nakuha. Habang bottom lane, nako, pwede itong hagisan ng puno at saka avalanche yung Ember. Ha. Boshan, coach ba ng Alliance si Loda? Yep. Ano pa yung mga katanungan niya na pwede kong bigyan ng pansin? Pero eto sa mid lane, hindi na pinapansin yung Monkey King. At ang CS dito, tingnan nyo, doble yung CS ng Monkey King. 16 CS compared sa 8 lang ng Kunkka. Parsival, maraming salamat. Uy, top lane, I love to win. Falls down. Yes, naku po. 2-1 for Alliance. Habang sa bottom lane, hinahabol si BZZ nitong Cyclone ni Taiga. Mahihirapan na itong nasa baba. Habang si Misha magro-rotate dito sa mid lane, kasama yung Dark Willow, gusto nilang bigyan ito si Boxy. Boxy running away! Monkey King, 3-dance. 3-dance. Ayan na po yung 3-dance. Ay, hindi pa. Hindi niyang gagamitin yon. Nakakapag-salve lang siya. He's aiming for this Crystal Maiden. Napakalapit ba din si BZZ? Mukhang nasa delikado ito yung Tiny. Mickey, wala siyang searing chains. Shockwave, oh, naku, hindi pa tumama yung Hadouken. Sayang yun kung tumama yun. May kalalagyan sana yun. So, ang Monkey King nakaiwas sa bingit ng kamatayan dito sa mid.
At maiiwanan na yung Morphling, ha. Hinaharas yung Morphling talaga sa top. Hirap, ang hirap-hirap dito ng kalagayan ni I Love to Win. So, ang Crystal Maiden, wala pa. Habang dito sa baba, ayan na si Mikey, may flame guard pa yan. Si Espada, hahagis pa siya ng puno at toss lang, sapat na para bigyan tong Ember. 2-2 sa scoreboard. Yung Shen, pull lang na siya ng pull. Magbe-benefit pa rin ngayon sa side ng Alliance yung konting gold. Kasi yung Monkey King talaga sa mid lane na iwanan. Naku, nagsisnore na oh. Dark Willow, hindi pa natin nararamdaman yung Dark Willow. Pull lang ho ng pull yung Dark Willow. Yan ang ginagawa niya. Abang-abang sa Bounty Rune. Magkakatagpo na yung dalawang support. Yan na po yung Curse Crown. Then, yung Dark Willow, tatama pa yung arrow. At Koifa, mga tropa, sulit na sulit, hindi pa makakakuha ng Bounty Rune. Ay, ay, ay. Alliance on the move. That is Chen. Frostbite na commit, meron pang Chain Lightning, Monkey King! Eto na po, papasok kay Misha, may Avalanche para iligtas yung Crystal Maiden. Yan pa yung Chain Lightning. Misha, madedeny ba? Napapop na ho yung Jingo Mastery. Meron pang Boundless Strike na pwedeng ibigay sa Tiny. Mamamatay ba yung Crystal Maiden? Tiny yung narekta, dalawang heroes agad ang makukuha ng Alliance dito sa baba. Habang sa top lane, mamamatay si Koifa. Si Insania, kulang din yung buhay, may Curse Crown pa. Dark Willow going deeper, pero nakapag-fog moves. Dito, babalik yung Mirana, Arrow would miss. Yan po yung Leap, kinakailangan pa yung Leap. Double Star Storm, yun, patay yung si Tinkerbell. 6-3! Kaching, kaching, kaching! Double damage! Naku! Tiny dito may double damage. Nakakapag-rotate soul sila sa mid lane. Gusto nilang bigyan etong Monkey King. Naiwanan na ho yung Ember Spirit. Yan, nasa delikado si Boxy. X-Mark, parang walang sibat. Babalik siya sa kanyang pinanggalingan. Nagpakita na ho si BZZ. Avalanche toss with the Frostbite. Yun na nga, nakabawi ang Kunga. Mukhang 3-0 agad. Hindi pa to tapos. Hindi pa to tapos. Magi-game 5 na to, sabi ni Kuya Nick. Nako po, sana walang 2 hours sa game 5 na yun. Ayan. Yung Chen dito. May atops yung Chen. May pang-stun na siya. Naiwanan na yung Ember. So, papalit-palit lang. sige. Okay lang po. Okay lang po. Napakabait talaga ng boss namin dito. Kaya kami nawawala ng leeg. Pero eto, mawawala ba yung Kunga? Boundless Strike, makakasibat! Ayun lang, nakasibat! Sayang yung F10K. Misha dito. Rorotate lang yung Crystal Maiden. Hindi, napakabait mga sir. Kasi sabi niya na, luto lang kayo kung anong gusto nyong lutuin dyan. So, uubusin namin yung bacon. Baka may bacon doon eh. 2,000 net worth advantage for Alliance. Then, patuloy lang ho si Koifa. Steady. Tingnan nyo yung tatlong cores ng Radiant Team. Sunod-sunod yung tatlong cores sa farming. So, Ember Spirit catching up kasi naharas ho siya kanina. So, BZZ. Wala pang na-farm yung Tiny masyado. Haras-haras lang dito. Then, Monkey King rotation dito sa top lane. Sasayaw-sayaw, kitang-kita ng warding. Wave out for I Love to Win. Alam nila na naramdaman itong rotation ng Monkey King. Then, pwedeng-pwede sila mag-deward kung alam nila yun kung nasaan talaga. Habang yung kung nakakakuha ng invisibility dito sa mid. May rotation din ng Crystal Maiden na. Online na rin yung Ghost Ship. Yan na. Yung Crystal Maiden, medyo delikado lang for Misha. Kasi pwede siyang gantihan dito ng Boundless Strike at saka Jingo Mastery. So they are still going in. X-Mark, Torrent, Ghost Ship. Kinakailangan, wala pang Ghost Ship. May Avalanche. Ayan na po yung Boundless Strike. May Ghost Ship paparating. Baby Shark, hindi na kinakailangan. Pero yung Monkey King dyan, mamamatay sa mid lane. They're still going for more. Na-take out nila yung tower. Naku, yung Chen hindi pa nakapag-rotate. Yan na, bumabawi pa dito yung sa side ng Espada. Chen, gusto niya nga bigyan tong Crystal Maiden and Tiny, pero may warding nga. Kitang-kita nila yung movement speed, movement na ginagawa dito ng ni Taiga. Paparating na rin yung Kunga.
Pero maingat na maingat, teleporter going there. Ayan na po yung si Boxy. Kung ka ang gusto nilang mapitas, merong slow dyan ng poison orb. Uy, nakapag-post. Ang layo ng crystal maiden niya ka tiny ah. Potom crashed. Sana may teleport ng Potom. Ay, wala siyang teleport. So, pag nag-clash dito, Ember Spirit has the remnant and teleport also. Hindi natin alam ano mangyari. Shoutout sa kay Arno Royd. Ayan. Hello, hello sa'yo. So, pause muna. Ayan. Talk to me. Talk to me, ladies and gentlemen. Time to work? Ah, okay. Ready. Ready when you are. Yan o, zero balance. Hello, hello sa'yo. Ready when you are. Alam ko yun, nakanta na yun ah. Ba't si Cardo di natatamaan ng bala? Sabi ni Dalisa eh. Honestly guys, hindi pa ako nakakita ng ano, probinsyano. Kahit isang episode. Hindi pa ako, honestly, ako lang ba yung taong hindi pa nakakita ng kahit isang episode ng Cardo ng probinsyano? Oh, si Kuya Nick, hindi din daw nakapanood. Si Paul Morningstar, hindi din. Naku, mga taong ano kasi kami, taong nasa kuweba. Ayan na po yung engagement. Merong Wukong's Command, aabutin pa rin, Fineforce out nila. Nyx lusaw dito sa Chain Lightning ng Atabs ng Chen. Victor, magtanggol kasi pinapanood. Diyos ko, Lords! Victor, magtanggol. Shoutout nga pala sa'yo kasi nakoriente kanina yung kungka. At kamukha lang daw ni Victor magtanggol. Ayan. Hashtag Kuya Nick. And Alden Richards. Yun. Tatasabay yung sweldo ko, Kuya Nick. May raise na ba ako? Pero eto, Ember Spirit. Nakapag-searing chains. Wave out. Gagamitin ni I Love to Win. Lalaban dyan. Yung Morphling. Gagamitin ni Koifa. Yung Moonlight Shadow. Merong stun sa Kungka. Paparating pa yung Tiny. Eto na. Nagkaka-teleportan na lahat. X-Mark. Kakainin ng buhay. Eto yung Chen. Mamamatay. Hahagisan ng puno. Wave in. Meron pang detection. The turnaround coming in, 4 espada, 2 heroes ang mamamatay dito sa baba. Naku, nakabawi pa. Hindi pa tapos yung first 10 kills nito. 8-7, galing sa 8-5. Hoy, bottom lane. Nandyan ho yung Ember Spirit. Ember Spirit still wants the bottle. Ayan, may bote. Misha, Searing Chains, free kill para sa side nitong Alliance. 9-7, agad i-2. Ayan na po. Nakukuha na ako dito ng Alliance. Isang Kembot na lang. Uy, mid lane. Free na free dito si Boxy. Magpapakita yung Morphling at i-dead defense. Times 4 ang ano, 3-0. First 10 kills, di ah? Oh. Nag-sway hindi, 95 lang, 0.95. Uy, 10 kills, makukuha na ng Alliance. Ulul. Ulul. You know? Yuhuu! Mapupush pa ng Alliance ngayon ng nasa baba. Yan, first tower para sa kanilang favor. Wala pang nakuha sa Alliance. May magandang warding sana yung espada eh. May magandang warding upo sana. Yan na po yung Ember Spirit. Next item for Ember is the Yule Scepter. Hindi na siya nagbote ah. Kasi Yule Scepter para pag-iwas sa combo nitong Kungka. At wait lang po. Last series na ba to, sir? Nope. Dire-diretso yung series natin.
Dire-diretso din dito yung Crystal Maiden na nako, nasalanganin at naiwasan pa ni Mickey yung Terrorize na naibitaw ni Immersion X Mark. Eto ba iiwasan? Hindi na. At iiwas pa rin! Nagkamali ako doon! Grabe yung dodge! Winter's Curse na activate pa dito sa Dark Willow. Makaka-Shadow Realm para makaalis. I-deny niya ba yung sarili niya? At ayun, hindi siya madi-deny. Matutuka siya ng Wild Wing nitong Chen. Next out number dito yung Kunkka. Mina Micro out. May Cold Embrace. Babalik pa yung Morphling. Eto pa yung Crystal Maiden. At yan na yung kaguluhan na inaantay natin. Chen to fall sa wave dito ni I Love to Win. Mickey hunting for Misha. At ayun din yung Winter Wyvern na X-Mark. Na-cancel yung Freezing Field. That will be Winter Wyvern to die. And then Misha also sa backlines. Nakaabang yung Monkey King. Any engagement. Wukong's command. Surprise Mother Father. Together with a Boundless Strike. At Lusaw. Dito yung dalawang core agad. Hahabulin pa. May Curse Crown. May X-Mark pa dyan. I Love to Win. Chase down ng Monkey King. Mamamatay din yung Morphling. Yun lang. Nako. Grabe yung pinapakita ng Alliance dito. Without even Mirana, ha? Mirana, wala siyang naibitaw. Free farm lang ko si Koifa dito sa top lane. Bango. Hotbox siguro to. Then sa top lane, habang nanalo ho yung Alliance kamakailan lang sa Clash, makakakuha sila ng tower dito sa baba and then makakakuha sila ng tower dito sa mid. Then top lane na lang ho yung natitira. Eto si Koifa. At ayan na po yung damage. Winter's Curse arrow. Boom! Sa pool? Oh no! Hindi! Hindi tatamaan ng arrow. Medyo delay. Ayan na po yung dalawang support. Coming for Espada. Crystal Maiden. Magpapakita. Meron pang Bramble Maze. Ibibitaw ng Dark Willow. Hindi lang siya mahuhuli. Bango ng hotdog, no? Nang inis si boss eh. sarap pa amuin. Boxy, ito yung Monkey King. Shadow Blade is the next first item for Monkey King. Yan na 100 na lang para sa kanyang Shadow Blade. Nakaabang lang ho sila dito lahat. Naiwasan lang ng Kunkka. Then yung Morphling free farm lang sa baba. But then Morphling kulang na kulang pa rin yung kanyang farming. Bounty rune. Aagawan sila sa Bounty Rune. Tiny, Avalanche, magmimintes. Wala silang detection sa Moonlight Shadow. Dito alam ni BZC na surrounded na siya. Ayan na nga, pinapalibutan ka na. Sumuko ka na. Ayan po yung Searing Chains. Nasa likod yung kanyang backup. Pero una siyang mamamatay. Monkey King, delikado siya. Nakotap ng Bravo Maze. Morph, nakapag-wave in. Meron pang Cold Embrace. Pero paparating yung pating. Merong Winter's Curse. Terrorize to counter that one. There is the Wukong's Command. Lubog na lubog sila sa Wukong's Command. Mamamatay ba yung Monkey King? Yes, mamamatay siya. Pero yung Mirana, Koifa on the move. Sa wakas, nagpakita yung Police Pagkalawakan. Makaka-double kill si Koifa. At maiiwan na dyan yung Morphling. Nako, may mana ba? At ayun lang, makakapag-triple kill dyan yung Mirana. Naiwanan na siya. So, sa wakas ha, kanina pa ito si Koifa eh, free na free siya sa top lane. So, that Mirana was worthwhile. So, nakuha na rin ni Koifa yung tower sa top, kaya nga nakatulong na siya sa Clash. Mirana, may Maelstrom na rin, pero yung Atabs ng Chen, i-de-defend na lang. Naku, sayang na sayang. Yung Atabs dito, makukuha lahat ng Tiny. Casual damage lang ho sa tower. Yan si Boxy. Ha? Hackdog. Boxy dito. Shadow Blade na sa Monkey King. Pwede siyang pumitas ng mga support. So, iiwasan niya lang o itong Kunkka. Kunkka ngayon. First item choice is the Halberd. Then si I Love to Win, Lifesteal and Dragon Lance para sa Morphling. Ayan na po yung Winter's Curse. Walang arrow.
So, gagamitin lang ko dito yung Winter's Curse para iwas lang yung Winter Wyvern. Anyhow, sobrang dali lang na kanya cooldown eh. Winter's Curse available anytime soon. Isang minuto na lang. Patuloy lang yung Morphling. Patuloy lang din yung Ember. Ember, item check ko tayo ng Ember. Ember, Yule Scepter, and Bote available. Meron pa siyang 1,600 pambili ng Maelstrom. Ayan po, nako po. Pero okay lang yun kasi palagi, kanina pa si Eric at saka si Paul Morningstar ano eh. Utot ng utot. Utot ng utot dito eh. Ayan na. Uy, merong smoke. Hello EJ Gaming, idol din ho kita. Mas idol kita. Uy, nakuha yung invisibility. Mabe-break yung smoke. That is Mickey. Avalanche, kakainin niya. Meron pang Baby Shark. Yule Scepter defensively to save himself. Wukong's command. BZZ is in trouble. May arrow pa na paparating. Hindi masasapol. Pero mamamatay pa rin yung Tiny. Ember Spirit Remnant din. Dark Willow. Teleport sa mukha. Shadow Realm. Sulit na sulit yung kanyang out doon. Pero yung core hero na naman ng espada dito ang makukuha. Alliance not yet over. Bottom lane, advance na advance. Mag-isip tong Monkey King. Meron pang Boundless Strike dito sa Morphling. Freezing Field. Mamatay agad yung Crystal Maiden. Papalag na lang si I Love to Win. Merong Winter's Curse. At mabibigyan yung Monkey King. Nako, si Immersion na kapag solo kill pa yung Dark Willow. Morphling, conversion. Uy, nagamit pa ni I Love to Win. Grabe naman yung conversion na yun. At Torrent, tatama dyan. May Cold Embrace para makakaligtas lang etong Chen. Pero mamamatay lang yung Morphling. Sayang na sayang yung kanyang micro. Kita nyo guys, kinonvert yung sarili niya para babalik yung buhay. Arrow, tatama pa. May chains pa doon para lockdown. Hahabulin ba nila? Naku, lusaw agad yung Ember sa laban. Second round for Espada. They are going for the revenge. Buyback gagamitin ng Ember. Crystal Maiden, nalusaw ho dyan yung ating support nitong Espada. At mamamatay pa dito yung isang core na naman na Kungka. Godlike na nga yung Mirana. Ay, ay, ay. Dito sa baba, makakapush pa sila afterwards. And they could go for more. Pwede pa silang makapag-gain ng objective. Or they could go for the Roshan. Pwede pa silang mag-shopping-shopping agad. 11,000 net worth sa side ng Alliance sa yung kalamangan nila. I Love to Win. Are they gonna win? Yun na po yung kanyang Dragon Lance at saka Lifesteal. Papasok dyan. Merong arrow to counter. Tinamahan pa sa dulo ng walang hanggan. Meron pang double Starstorm. Burado agad yung Morphling. Si BZZ din. Wala na rin kawala. Grabe si Koifa. Kahit walang mana yung Mirana, sulit na sulit. Curse Crown, Winter's Curse, saan yung mas malupit? Eto yung malupit, yung Boundless Strike dyan. At pupunta pa yung Monkey King, gagamitin yung Shrine, Dark Willow. Gusto makasurvive, Bedlam gagamitin. Makakasurvive siya. Hahabulin pa rin nitong Monkey King. Meron siyang Shadow Blade. Immersion. Crossover, crossover. Ayan. Nakapagkuha pa siya ng Haste. Wala siyang teleport out, pero ayun, makakaligtas pa rin siya doon. Naubos daw yung talim ng espada, sabi ni Arnoroid. Yun lang. Naging kalawang. Kinakalawang ng espada ngayon. Kinakailangan ng konting hasa. Ganun. At si Taiga lang ang mabibigyan dito. Bedlam at saka Frostbite. Ako, sobrang sadista naman to. Pati pati yung Freezing Field gagamitin lang para sa position number 5 itong Alliance. Pero a kill is a kill. At yun lang. Hindi pa na makakakuha ng Roshan kasi aantayin pa ng Alliance ngayon yung Chen para makapag-Roshan ho sila. But speaking about net worth guys, surprisingly, si Koifa dahil nga yung Mirana godlike, 11,000 net worth, dumodoble halos dito sa Morphling. Kungka, maganda yung na-farm ng Kungka pero sobrang layo yan ha, halberd pa lang. Boxy, that is the Shadow Blade. Ayun na po yung Winter's Curse. May Wukong's Command. Tinamahan pa ng araw. Wala na magagawa dyan yung Crystal Maiden. Morphling trying to survive. Wave out. Pero kontento na ko sila dyan. Yung sa side ng Alliance. Then si Mickey, busy lang dito sa baba yung Ember Spirit. Ember Spirit 200 para sa kanyang Maelstrom. Pahasa daw kay Victor magtanggol yung espada. Blacksmith ba si Victor magtanggol? Blacksmith pa yun or mukhang blacksmith lang? All around siya.
So si I Love to Win. Ang next item ng morphling dito, ang BKB. Di pa siya masyado makakapag-farm. Ang BKB malayo pang makamtan. Habang yung Mirana dito, BKB for Mirana and the Maelstrom. Fresh po yan na BKB ah. Meron pa siyang konti na lang para sa kanyang Hyperstone. Sobrang yaman ni Koifa. Then Ember Spirit, yun na. Kaka-pick off niya lang ng Maelstrom at saka Yules. Monkey King, Shadow Blade and BKB. Konting-konti na lang din. Aggressive sila. Ayan na po yung Moonlight Shadow. Terrorize, finifake dito ng Immersion. Winter's Curse available ah. Pwede sila makapag Winter's Curse at saka Arrow na combo. Ay, yun ako, may napitas lang sa backlights. Yung Morphling, what has happened there? Winter's Curse dito sa mid lane. Paparating na yung backup dito. Ayan na po yung Baby Shark. Winter Wyvern ng unang mapipitas ba? May Hand of God pa para kay Chen sa sustain. Full duration ng Freezing Field, but then to no avail. Yung Freezing Field, wala man lang mamamatay sa side nitong Alliance. Winter Wyvern sa wakas, napitas. Pero apat na heroes ang nakuha dito sa side ng Espada. Triple kill pa agad. Nung si Koifa again. Grabe naman, sobrang layo. Wala silang Morphling kasi doon eh. Monkey King, 800 na lang para sa kanyang BKB. Makukuha pa nila ito sa mid tower. Pwede pa sila makapag-Roshan pagkatapos ito eh. They have the map control. They have the advantage na. Ayan. They could force for Espada. Ay, naku. They could force Espada for another clash sa Rosh Pit area. Tingin ko naman, lamang na lamang sila. Yun lang yung Monkey King dito. Napitaso yung Monkey King. Na-burst down siya ng dagger at saka Echo Saber nitong ni BZZ. Maelstrom, Emulnir. Emulnir padala para sa Mirana. Mikkei farming pa yung Ember ng kanyang Octarine Core. Yan ay po yung Winter's Curse. Nakapag-dagger out lang po yung Tiny. Di na follow up nung arrow ng Mirana. Curse Crown, Immersion, Arrow is there! Tiny! Tatama pa yung arrow sa Tiny! Moonlight Shadow lang, defensively gagamitin din nila in return. So no aggression, takot sila makipag-clash kasi sobrang layo pa ng Monkey King at saka nung Ember Spirit. Nakaligtas pa dun yung Espada sa kanilang konting kamalian. Habang si BZZ, nakatago lang dito yung Tiny. Bottom lane, ayan na po yung smoke. Smoke is for BZZ, nasa front lines. Tatago lang ho yung Winter Wyvern. Masyado silang alerto ha. Ayaw nila bigyan ng konting pagkakataon or chance lang itong Espada. Yan na po yung Chen. Chen lang ho yung pinakamalapit na target. Papasukin ba nila? Tiny, pumasok na nga dito sa napakadilim na kagubatan. Insignia, Glimmer Cape, gagamitin, lilipad pa. At ayun lang, mamamatay pa rin yung Winter Wyvern. Sobrang grabe yung engagement para lang sa support nitong Alliance. Yan pa yung second na tower. Ayaw ibigay. Eto na po yung teleport. Remnant in. Meron ba silang mapipitas dyan? I Love to Win! Naku, Morphling pa ang na-jackpot! Hindi pa siya makakalis, teleport out. Malaking isda to para sa side nila. Ang ganda pa ng arrow ni Koifa. Yun na nga, godlike pa rin dito yung Mirana. 17-1! Parang ako lang mag-Mirana nito. Naku! 17-1, tingnan nyo mga sir. Marami naman ito si Koifa. Dutang-duta tong Mirana to. Dragon Lance, Blacking Bar, at saka Emulnir. Morphling pa yung nakuha. So, yung kanyang farming na BKB, kanina 500 na lang sana, ngayon balik sa 900. Mikkei, na-spot out pa tong Dark Willow. Teleport! No teleport for this Dark Willow. Yun lang, na-burst down pa ng Flame Guard ng Ember Spirit. So, first Roshan advantage for Alliance. Walang kapalag-palag ho yung Espada. 35-17. Then, this is 6,000 gold, 16,000 gold advantage. Si Koifa, siya pa yung nabigyan ng Aegis. Kasi ayaw nila makuha yung streak eh.
Pag namatay si Koifa dito, pwede yung 1,800 gold eh. At Ember, makikita na lang kapag pop ng BKB, Wukus Command gagamitin din. That will be Tiny to Fall together with Crystal Maiden. Wala silang magagawa. Yun lang yung kungka dito, malayong-layo pa yung farm. X-mark lang siya, halberd pa lang yung kanyang item. No armlet, no BKB, and no chrysalis to be found for kungka. Morphling, ayan, 400 na lang para sa kanyang BKB. At Winter Wyvern, may dagger na ba to? Glimmer Cape pa lang sa kanya. He could aim for the dagger kasi mayaman din ho siya. Meron siyang 1,300. Morphling, pagkatapos ng kanyang BKB, gusto niyang mag-Ethereal Blade. Yan na po yung kanyang BKB ha, pagkatapos itong Neutral Creeps. Mabibili niya na ho yan. May Aegis Advantage pa sila. They could proceed sa mid lane na ngayon. Pwede na ho nila itong i-force yung fight para sa side ng espada na wala pa masyadong na-farm itong Morphling. Halos pantay-pantay lahat ng course ha, ng espada. Pero tingnan nyo naman yung farming ni Koifa. Sobrang layo. Ayan na po yung Clash. Winter's Curse is activated sa Kungka. Nakapag-free initiation. Eto pa yung Mirala. Papasok pa yung Searing Chains. Double Boundless Strike. Morphling wave out, Remnant out din. Si Nyx dyan, mapipilas double kill for Mikkei. Papasok na yung Tiny, but then yung Tiny, wala siyang kasama. Buyback gagamitin ng Dark Willow, Searing Chains. Naku, pinauwi pa ng Chen. Babalik lang yung Ember kasi meron siyang Remnant dyan. Outnumbered na yung espada dito. Dalawang core hero nila, kinakailangan pa mag-respawn. Kakatukin na nila dito yung mid lane. Meron pang atabs dyan ng Chen. Pwede pa silang kumuha ng catapult pag-respawn ito. Yan po yung top lane. Ako. Top lane. Open na open. May tinamaan pa ng arrow. Boundless strike pa. Remnant in. Lusaw agad. Yung kaka-buyback lang na Dark Willow. Tower falls down. Barracks na rin ang isusunod dito. Wukong's Command creating the perimeter para walang kapalag-palag sa barracks na kukunin dito ng Alliance. Nako mga sir. Morphling at saka Crystal Maiden lang ang magdedepensa. Ano kaya ang gagawin dito ng espada? Para man lang makapanalo, makukuha na ho dito yung mid lane. Pwede pa silang mag-top lane pagkatapos niyan. Meron pa ho silang Aegis para dito kay Koifa. Then Koifa, konti na lang para din sa kanyang Monkey King bar. Pwede silang makapag-shrine para iwas ho sa backstab. Ayan, objective na naman para sa kanilang favor. Chen also, what's the item for Chen? Mechanism, then magpa-pipe of insight na rin. Ang yaman. Itong sa side ng Alliance. They have the 22,000 gold advantage. Pero hindi magpapatinag yung espada ha. Lalaban sila kahit wala sila sa kanilang loob ng tower. X-mark. Ayan na po yung baby shark. Torrent, tatama pa dito. May cold embrace gagamitin. Naku po, Insania, Winter's Curse, pwede pang ibitaw pero na-burst down siya ng Tiny. Meron pang Freezing Field, dalawang support ng Alliance dyan, burado agad dito sa neutral area ng espada. Wala pa si Koifa, wala din ho dun yung Ember. Monkey King, yan na po yung item ng Monkey King. No Battle Fury for Monkey King, BKB and then Eye of Skadi yung kanyang next item. Ng ating Kungka. BKB for Kungka, Shadowblade at saka Heaven's Halberd. Gusto niya pang makabili ng BKB ah. So, aantayin ngayon ng Alliance yung dalawang support nila. So, on the move. Ito po yung aggressive na espada. Meron ho silang smoke. Nasa baba ho sila. Ember Spirit ha, paparating dyan. Naku, multi na lang. Nakatago yung Ember. Yes, may next game pa ho tayo, Anks. May next game pa ho tayo. Pain X at saka yung... Wala na? Magpa-finals na ba yun yung mananalo doon? Oh, meron pa tayong NA qualifier. Uy, mapipinas nila yung Monkey King. Oh, complexity. Complexity yung waiting. So, mananalo doon sa Pain X and then yung sa J-Storm. Yan yung in-X i-cover natin. Tuloy-tuloy tayo. Huwag ko kayong magalala. Yung sa mga bitin pa dyan sa laro. Then, ayan na nga. Magandang umaga na nga pala. Mag-alas 4 na nga pala. So, Mirana dito. 19,000 net worth for Koifa. Yan na po yung Monkey King niya. Daedalus yung next item. Then, yung Ember. Yan na po yung Ember. Kakapitas lang kasi ng Monkey King eh. So, aantayin lang ho nila yung Monkey King dito.
Crystal Maiden. Walang item. Dark Willow, Urn of Shadows. Then Winter Wyvern, Force Staff, and Glimmer Cape. Wala na. Marco 13, isa lang kukunin talaga sa ESL. TNC lang yung nakalusot. Pero Mineski direct invite. Sa C. Ayan, paano kita masya-shoutout? You need to change your name. Kasi kaka-tune in mo lang eh. And then, ayan, punta ka lang sa options. And then, para ma-change mo yung name. Then, maybe next after, pag-shoutout ko sa'yo, ayan, mababasa ko na at malalaman mo na ikaw yun. At yun ako nga, yung alliance ngayon, 20,000 net worth advantage. Mag-e-expire na ho dito yung ages ng Mirana. Anong tournament yung susunod na may DPC points? So, wala pa, announcement. Pero yung minor at saka major, paparating na eh. Kakaano din. Mauuna pa yung minor. So, mananalo sa minor, meron silang slot para sa major, para sa Kuala Lumpur. Yan na po yung Moonlight Shadow. Aggressive sila dito. Apat laban sa lima. Pupunta rin yung Ember. Searing Chase dito sa Kunkka. Misha, konti na lang ang buhay. Nakapag-freezing field. But then that will be the Crystal Maiden and Tiny. Ang unang mapipitas nila. Dark Willow pa. Wicked Sick na. Double kill para sa Ember. Triple kill para kay Mikkei. Naiwan na lang dito yung Morphling. At BKB for I Love to Win. Is he gonna win? Nope, not this time. Kasi mafu-full team wipe na naman yung espada. Nagamit pa yung Winter's Curse. May arrow pa natatama dyan. Na-secure talaga at walang kawala. At espada, full team wipe para sa kanila. Naka-advance pa tong Ember Spirit sa mid lane. Makaka-push pa po sila dito. Pwede silang pumili dito sa baba. Pwede silang pumili dyan sa top. Yan na nga, sa bottom lane ang uunahin or isusunod nitong alliance. Nako, nakapag-GG na agad. That will be 3-0. Sadly for Espada, this is not the time for them. And congratulations nga pala sa Alliance. Sila ang maging representative para sa EU qualifiers papunta sa ESL. Ayan, recap about the game. I think, recap, mas maganda yung picking ng Alliance. Okay? At naiwanan nila yung si Mirana sa top lane. Busy-busy sila sa lahat ng lane eh. So, na-dominate ng Alliance from the first yung dalawang lane. And then, nung na-dominate nila, naiwanan na agad nila yung Mirana sa top. Sobrang farm na farm yung Mirana. No way for Morphling na na-outfarm niya yung core heroes nitong Alliance. Sadly for I Love to Win, hindi siya na naging, ganun pa rin eh. Hindi naging effective masyado si BZZ. Second pick ng Tiny niya, sadly for them. At ayan po yung Espada falling down without winning any single game or any 1 point para sa kanilang side. Alliance, makakukuha sila ng EU na slot. So don't forget nga pala to subscribe yung aming YouTube channel, which is Lupon WXC din. Yan, subscribe mo kayo dyan, turn on the notification bell para kung hindi kayo makakaabot ng aming live coverage, nandun ho lahat ng replay. So next up is the NA qualifiers. Tuloy-tuloy ho yung ating coverage, mga tropa. Huwag ho kayong aalis, and then magbabalik lang ho kami para sa next match and next na region. So chill-chill lang ho tayo. And